Sunday ngayon ay ang rules naman ng 10 balls. But before that, please like, subscribe, and press the bell button para updated kayo sa next video ko. Tara! Ganun rin mga kamilya, katulad ng 9 balls, marami din akong mga customer dito na hindi pa nila alam yung buong rules ng 10 balls. So, pare-pareho lang ang rules ng 10 balls at saka 9 balls. Except kung except doon sa tournament mga kabilya, kasi yung 10 ball rule is kailangan ang laro kasi sa 10 balls ay call shot. So kailangan may pasok. Kailangan may ituro mo yung packet kung saan mo papasokin yung 10. So kung sino makapasok sa 10, ganun. So, siya ang panalo. Pero kailangan mo ituro yung ituro mo yung packet. For example, hindi mo naturo yung packet, suppose titira lang na lang ng riso. Ganun. So, ang mangyari, foul yun. So, kailangan ang titira yung kalaban mo. So, kailangan mo talagang ituro. Kasi, sa 10 balls mga kabilyar, walang tsamba dito. Hindi katulad dun sa 9. Maski saan mo papasokin yung 9 or saan butas, saan bola, as long as ma-hit mo yung object ball mo, legal shot yun. Dito sa 10 balls, walang tsamba dito. Pag turo mo dyan yung packet mo, tapos dito pumasok, hindi pwede yun. So, foul yun. So, turn sa kalaban mo yun. So, katulad din na 9 balls, pwede din shortcut din yung 10 balls. Kagaya nito. So, turo mo muna 10 sa packet, so, saka mo titirahin. So, as long as the lowest number ball yung titirahin mo, the 1, hindi ka pwede tumira ng 2, 3, basta may 1 pa. So, lowest number ball ka talaga magtira. So, ayan ito. Ito tinatawag nila na combination shot. So, counted yun. Katulad din ng 9 balls, pwede din siya ng karambola. So, ito tinatawag nila karambola. As long as you hit the lowest number ball, which is number 1, tirahin mo nung ganun pa slide. So, papasok yung 10. Counted yun. Panalo ka na doon. Before mga laro ting balls doon sa Amerika, may golden break sila. So, pag break nila, papasok yung 10, counted yun. So, yun. Pero ngayon, ang ginagawa nila ngayon, i-improvise nila yung format. So, nagawa nila ngayon, pag break, pupasok yung 10, ibalik dito sa knock. So, hindi pwede early shot ng 10. So, yun ang bagong course nila sa golden balls. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, ang ginawa natin dito, 10 balls yung nilalaro natin, lalo na dun sa mga exhibition game. Pero ang rules na ginagamit nila ay yung rules ng 9 balls. So, 10 balls yung nilalaro nila, rules ginagamit, 9 balls. So, yun, ganun pa rin mga kabilya. So, try natin maglaro para maintindihan, yung rules ng 10 balls. So, ang gagamitin lang natin ngayon mga kabilya ay yung 10 ball yung lalaroin natin, pero yung rules na gagamitin natin ay yung 9 balls. So, pwede tsamba dito. Pero sa tournament mga kabilya, kailangan mo talaga ituro kung saan packet mo ipasok. Walang tsamba doon sa tournament. Call shot talaga. So, dito din sa exhibition game mga kabilya, mga exhibition game dito natin sa Pilipinas ay
dalawa lang foul na ano na ina-allow nila. So yung foul na nila ay yung cue ball lang at saka yung titirahin mo. So pag ma-double hit mo yun, yun ang foul. Or matouch mo yung ganun, yung isa. Kaya nga, pag tumira ka ng ganun, one, tapos may bola dito, lalagyan nila ng chok ito. Kasi baka pagtira mong ganun, so ibalik nila yung bola dyan. So yun ang ginagawa sa mga exhibition game. So, laro na tayo ng actual para makita talaga niyo kung ano ang rules ng ten ball dito sa atin. So, try natin. Parang exhibition game din dito mga kabilyar. Yung gagamitin natin ng rules, yung 9 balls. So, try natin. Break na tayo. So, ganun pa rin mga kabilyar. Kailangan apat yung gumanda dito para legal yung break mo. Kasi kung dalawa lang, foul yun. So, kailangan talalakasan mo yung break mo. Kaya yung dito din, sa tournament, kailangan tatlo yung lalagpas dito. So, in this case, may napasok na yung isa. May napasok na isa. So, dalawa ito. So, legal break yun. So, yun ang rules ng in golf. So, ganun pa rin. Ngayon, since may napasok, itira na ako. So, sa mga itong sitwasyon, mga kabilyar, wala akong packet eh. So, ang start sa mga pro dito, depensa. So, hit ko lang ng konti. So, dito ko lagay yung cue ball ko. Yung bola naman, pag hit niya, kukontrolin mo lang yung speed niya para dito lalagay yung 1. So, try na po. Yun, yun na lang. So, depende sa mga kabilyar, yung discarte ng 10 balls din. So, hindi mo bigyan ng binta yung kalaban mo para mahirapan siya. So, ngayon, kailangan niya, hindi niya makita yung 1, kailangan niyang magbanda dito para ma-hit niya yung 1. Kasi kung hindi niya ma-hit yung 1, foul yun. So, ball in hand yung ball in hand ako. So, hirap to. Kaya, babanda na siya. Yun. So, good shot. Good yun mga kabilyar. Kasi, after hitting the ball, umanda dito yung uno. So, tulad sa 9 balls din na in-explain ko, after hitting the ball, may isang bola na mag-hit sa rail. So, yun. Yun ang isang rule. So, itong sitwasyon nito mga kabilyar, wala kasing packet. So, pwede mo ito tinatawag nila na bank shot. So, banda mo dyan. So, dito mo mapasok rin yung una. So, try natin. Yun, pumasok. Tama yung tira ko. So, kailangan mga kabilyar sa laro, may plano ka talaga. So, plano talaga kung saan mo ilalagay yung cue ball para sa next ball. So, ang basic dito mga kabilyar, yung tira mo sa object ball mo, magdepende doon sa next ball mo. Kailangan mo i-prepare talaga para maubos mo yung ball. So, sa dito sitwasyon, mahirap na yung stress, kailangan ko yung bola. Dito yung bola, itong kaya yung bola na ito. So, pagawin ko dito, ilagay ko lang ng red spin. Good. May tira ako sa stress. So, ngayon, pag tira ko sa stress mga kabilyar, yung way ng cue ball is papuntang size, so maybe mapakit ko itong size. So, try natin. Yun, pakit yung size. So, yung mga kabilyar, simple lang maglaro ng billiard.
exciting pa, ang sarap pa maglaro ng billiard. Tsaka ang daming talagang benefits na makuha mo dito. So, mag-video din ako tungkol sa mga benefits dito sa billiard. So ngayon, yung price na pitirahan ko, kita siya pero hindi ko mapakit doon. So, kailangan ako mag-create ng create ko, lalagyan ko na lang ng screen, mamasihin ko ito para yung bola mag-wave dito ng konti, papunta dito, at papasok yung grade. So, try natin. Dito, taas mo lang konti yung heat. Lalagyan mo ng bottom back screen. Yun, papasok. Tama yun, mga kabilyar. So, ito naman mga kabilyar, yung may preparasyon ako sa bathroom. So, hindi mo pinanginaan. Kasi walang pasok dito yung mic, so kailangan paganda mo din ang bigyan ng mula makalimita dito para may pasok pa doon. So, kailangan talaga ito sa bilyar, mga bilyar. So, kailangan planning, yun, problem solving, dito yun lahat sa saka focus. Yun yung sinabi ko. So, uy, medyo mahina. So, yung angle niya doon, medyo mahirap. So, ang option ko dito is babandahin ko na lang dyan. Papunta dito. So, dito pa papasokin yung scene ko. So, titingin din ako sa next 4.7. So, titirahin ko na yung 5 papunta dito. Try lang natin yung makuha. Uy, almost. Sayang mga kabilyar. So, yun. Since hindi ko nakuha, yung opponent naman ang tumira. So, which is ako na din yung opponent. Para tayong ano nito eh. Parang baliw tayo nito eh. Pero sige lang, for the sake of the videos. Try natin itong 5 follow para meron kang binta ng 7. So, sa patira ng follow, kailangan na sa ibabaw yung yung goal mo. Saka, follow ko lang. Yun. So, aros ng 9 goals, sikating goals mga kabilyar. Pwede ito. Kasi yung next object goal mo yung 7. Papuntahin mo lang yung 7 goals sa 10. Kung papasok yun ng 10, counted yun. Panalo ka na doon. Pero try natin. So, okay na tayo ng 7. So, titingnan mo muna kung yung angle niya kung paano mo titirahin para makuha yung disc. Yun! Panalo yun! So, yun mga kabilyar ang 10 goals. Pero laro pa tayo ng isa pa para ganun pa rin mga kabilyar, sa 10 goals pa rin, kung tatalon yung bola sa labas, yung galamano, foul shot yun. So, ball in hand yung kalaban mo. Or, kung may stretch mga kabilyar, ipagtira mong ganun, tapos, may stretch, foul din yun. So, ball in hand yung kalaban mo. Take note mga kabilyar, tatlong foul lang, successive, panalo na yung kalaban mo. So, iwasan mo talagang mag-foul. So, yun, more or less, pare-pareho lang yung 10 balls at saka 9 balls. Yung mga exhibition game nga natin dito, ginamit nila na rules ay 9 balls. So, yun, simple lang yung mga kabilyar. Lalo pa tayo ng isa para lalo natin maintindihan yung rules ng 9 balls na 10 balls natin dito. So, explain ko sa inyo mga kabilyar. Para malaman natin ang eksaktong
basic rules ng pinball. Kasi tapos ako mag-review sa pinball. Sa pinball na yung pinball. So, ganun pa rin mga kapatid, ang rock ay ito, nasa gitna yung 10. Bawal yung golfing break. Hindi pwede pag-break mo, hindi pwede pwede yung pumasok yung 10. Pero ibalik sa gitna yung 10. Yun, di katulad nung 9 balls, pag wait mo, pumasok yung 9, panalo ka na doon. So, yun, ang laro nila dito sa 10 balls. Pero, meron din dito sa 10, yung mga exhibition games, na inaallow nila yung golden break. Kapag break yan, pumasok yung 10, legal yun, so panalo na. So, yun, so laro pa tayo para lalo natin maintindihan yung 10 ball game. So, break tayo. Kailangan ma-hit mo yung 1 para hindi ka ma-foul. So, ganun. At saka, kailangan 4 yung lumanda sa break mo. Para legal break yun. At saka, so yun. Dito lang muna tayo kasi sa tournament. Kailangan may lumagpas dito na 3 bulan. So, break tayo. So, yun. Walang pumasok. So, sa enter, ayun, pasok yung bola mano. So, scratch yun, foul yun. So, wali na ng kalaban mo. So, so wala akong kalaban, ako na rin ang titira. So, pwede po mong ilagay ito, maski saan ito sa table. So, siyempre, doon ko ilagay sa next of the floor, this is the one. So, titira rin ito yung one. Stop door ko lang ito para matira ko ng loss. So, ang billiard talaga ay kailangan planning na susunod mo yung contract na sa bula. Kasi meron din sitwasyon na magdidikit-dikit yung bula, so hindi mo maubos. So, marami diskarte dito sa billiard. Uy, pumasok mo nga. Pumasok sa kabila. Sa international mga sa tournament mga kabilya, hindi counted yun. Hindi na ibabalik yung 1, pero yung tumira, yung kalaban mo. Pero dito sa atin, yung exhibition game lang, okay lang yun. Kasi yung rules na ginagamit natin ay 9 ball. So, yun. So, itira naman ako ng 2, nandito ang 3, yung tingin ko planning for the 3. So, forward ko lang to. So, follow shot ito at saka dito. Dito ko papuntahin yung balamano. Kasi yung road niya, yung road niya dito. Try natin. Yun. Yun, tama yung tinira ko mga kabilyar. Nilagyan ko lang ng top spin pero may counting right dito sa cue ball. So, yun mga kabilyar. Ayun. So, ganito mga sitwasyon mga kabilyar. Mag-plan ako dito sa floor. So, kailangan ko pa atrasin ko yung cue ball dito para may tira ako sa floor. So, try natin. Yun. Pumasok. So, kaya, dalawang option dito mga kabilyar. Dito or doon. So, since nandito yung 5, mahirap itong tira na ito. So, pwede naman dito, yung way ng cube is papunta dyan. Yan, slide dyan. Dito, at saka dito. Pumunta dito yung cube. So, try natin. Top spin na lang rin. Ganun. Bigyan mo ng top, contain right. Right spin. Kasi mahirap yung tira na ito. Tsaka control lang yung bulaman. So yun. Oh, pumasok yung 9. Counted yun. Kasi 9 ball roll tayo eh. So tira naman tayo ng 5. So pwede mo titirain ito ng manipis. Papunta doon. So hindi mo pinistrate kasi walang mapakit dito eh. Sa mga beginners. Kasi yung mga beginners, maski walang pakit, didiretso yung tira nila eh. So titirain natin dito ng manipis.
Uy, hindi pumasok. Kulang. Kulang sa ipis. Okay lang. Since hindi ko na pasok, yung kalaban ko naman ang titira. So, try natin. Ganun din. Manipis yung tira dito. Uy, pumasok. At saka, uy, muntik na may stress. Muntik na mapawal. So, titira tayo ng 6. Dito, dyan ang 7. So, kailangan talaga yung eyes mo doon sa second ball. Kung saan mo, yung tira mo dito, kailangan may preparation for the next ball. Para maubos mo yung bola. Pero doon sa mga pro, mga kapilyar, tatlong bola, 4 balls ahead yung mind nila. Nag-think na yung mind nila. Kasi itong billiard is, kailangan focus ka dito eh. Focus ka, kailangan na nandito ka sa laro talaga, wala yung mind nila sa kalabas. Kasi pag ang tendency nun, sasablay yung mga tira mo pag may umisip ka sa laro. So focus ka dito sa table. Tira ng side. So follow mo lang yung mula at saka controlin mo yung mula. So doon mo yung control. So ma-build mo yung control. Control sa yung saka sa pang-benefits dito sa billiard mga kabilyard is yung pagka-tone siya ng muscles dahil lagi ka nag-stretch. Wala nang ganito. Medyo may muscle ako kasi maglalaro ako ng billiard. At saka according to study ng mga billiard, ito daw larong billiard, yung activity na to ay maka-slow sa aging. So, matagal kang pumatanda pag maglaro ka ng billiard. So, yun. Maka-burn din ito ng calories. Dami. So, yung skills sa imagination, creation, kailangan mo mag-create ng situation para maubos mo yung bola. Maraming talaga. So, yun, pumasok. At may dita pa sa city. So, hindi ko sa pasok mga kalimba. Pero, option dito. So, pwede mo forward shot, dito mo titirahin yung dito lagay mong balamano para dito sa outsole or patrasin mo dito doon mo tirahin yung outsole. So, kung doon mo ilagay yung earball mga kabilyar, topspin ka para sumunod yung earball dito. So, kung gusto mo dito ilagay yung earball, so reverse ka ng konti. So, sa akin, dito ko ilagay yung bola. Para magtira ko sa outso, forward, dito yung bulamano ko, makatira ko ng chase. So, 3 balls ahead yung inisip ko. So, gawin na natin. So, lagay ko dito yung bulamano. Madali lang to kasi, pa-reverse mo lang ng konti dito. Pag matira ka ng reverse mga kalilya sa ilalim, tapos paano mo ng konti. Yun ang pinaplano ko mga kabilyar. Ngayon, naano ako sa angle dito mga kabilyar, hindi ko pwede ma-forward to. Kasi kung i-forward ko yan, pasok yan, pero yung way ng cube ball punta dito sa dish. So, kailangan kong ng pectus para dito na area yung cue ball ko. So, yung distance shot ko lang ito mga kabilyar. Yun. So, bintar na yung jeans mga kabilyar. Pag papasok ko na ito, panalo na. So, yun, mga kabilyar, yes. So, laro ng laro lang tayo ng dito mga kabilyar para maintindihan natin yung basic rules ng 10 balls. So, kung nagustuhan yung video na ito mga kabilyar, please like, subscribe, and press the bell button para updated kayo sa next video. Peace and God bless.